So magandang araw guys, Rio Dan Madaro po ulit. Ngayon ay gagawa tayo ng Tier 120 Bloody Weapon para sa Jester at syempre para sa Ringmaster natin. Pero syempre gawin na din nating educational lang kaunti yung video para sa mga newbies na nagtatry pa lang ng Fly for Fun. Originally merong 5 weapon tier sets ang Fly. So ito yung mga items na pwede mong makuha as a drop or pwede mo ring makraft. Sa universe naman, however, meron ng 6 due to the addition of coral weapon. So, paano ba gawin ang mga tier weapon sets? Or paano ba mag-craft? So, basic lang naman siya. Kailangan lang namang mag-disassemble ka ng weapon. Naka-level ng weapon tier na gusto mong gawin. So, level 60 weapon kung gusto mong gumawa ng guardian. 75 weapons kung gusto mong gumawa ng historic. And so on and so forth. So, gagawin mo lang siya kay Peach. Gamit yung options niya na create jewel. Pag successful ka, makakuha ka ng topaz kung level 60 yung mga weapons na i-disassemble mo, ruby kapag level 75, sapphire naman pag level 90, emerald pag 105, at diamond para sa 120. So ngayon, with the introduction of coral weapons, a crafted weapon, meron na ding amethyst para sa mga level 150 or usually 145 weapon. Other than that, kailangan mo din ng shining power dice. So merong 3 klaseng shining power dice, yung power dice 4, shining power dice 6, and then shining power dice 12. Ngayon sa tingin ko lang, again wala akong nakikitang documented proof na mas mataas yung chance, pero since syempre mas rare yung 12, sa tingin ko, mas mataas yung chance pag mas mataas na shining power dice yung gamit mo. Pero since masyadong mahal ang dice 12 at impractical pa siyang gamitin para mag-craft ng bloody tier, believe it or not, mas magandang gumamit ng dice 6 sa lahat ng crafting. Disregard nyo na lang yung shining dice 4. So keep in mind din na lahat ng tier sets or lahat ng tier weapons ay nadadrop sa giant. Although, mas malaki nga lang ang kompetisyon at syempre mas mababa ang drop rate at random din yung weapon na makukuha mo. Yan, so naniniwala ako na para matalo mo ang RNG, kailangan gumawa ka or mag-craft ka at least ng madaming weapon para lumabas yung gusto mo. So, nag-prepare ako. Sa ngayon, meron akong 100 pieces na garland stick, panggawa ng bloody. And meron din akong 20 pieces na coroner, panggawa ng bloody yoyo din. So, meron na tayong 120 diamond at 120 pieces na shining power dice stick. Dito timelapse na lang natin siya kasi masyadong matagal to kung ididire-diretso ko, pero I will try and stop kapag nakagawa tayo, kung makagawa tayo. Punta lang ng create unique weapon. Siyempre, ilalagay mo muna yung jewel, dice, and weapon. Go! Win or lose to guys. Kung wala man ako magawa, okay lang. Kalahati na tayo, wala pa kahit isa. Well, boys. We have one. Putik yan. Pero ang baba.
Hindi na break even. Lumampas na. May konting profit na. Last melon. As you can see, ganun katindi ang rate ng crafting ng bloody equipment or bloody tier. Although, syempre, medyo, sabi ko nga kanina, medyo malaki-laki yung profit natin ng kaunti. Depende dun sa nagastos ko sa pag procure ng mga ingredients panggawa ng bloody. Kasi wala ho akong biniling weapon. Lahat ng weapon na nandun sa inventory ko is hunted by me. Pati yung mga diamonds na nakita nyo. Ang nabili ko lang, I believe, is yung die 6. Yun lang yung talagang kinapos ako. Kasi hindi ka naman makakakuha ng ganong kalaking dice up until this level, which is 121. Or ganong karami para dun sa ganong kadaming number ng ikakraft. Again, ayan, nakita nyo naman, 100 stick, 20 yoyo, 120 all in all, 120 diamond, 120 shining, power die 6, at dalawa lang ang nagawa ko. Again, I hope this helps. Syempre, RNG pa rin, guys. So there are people na nakakagawa ng bloody sa isang try lang, or at least under 20 or even under 5 items. Alright, so again, sana nakakuha kayo ng matinding tips para dito. My name is Redan Madrao and